Welcome back sa mga nagbabalik. Pero kung first time mo manood sa channel na to, I'm Niza Gueco. Ang video na to is part ng freelancing mini-series natin. So, maliliit na video siya tungkol sa freelancing para makapag-start yung mga newbies from scratch. Kung interested ka mapanood yung series na to, tingnan mo sa description or sa card. Nalagay ko sa card. Tingnan mo yung description link tapos simulan mo doon. Thank you! Hi! So, isa na namang controversial topic ang pag-uusapan natin ngayon. So, pag-usapan natin all about yung $3 per hour. So, ayun. Medyo laging pinag-aawayan to, di ba? Yung mga, may mga nagsasabi na huwag nyo tanggapin yung $3, maawa kayo sa sarili nyo, know your worth, ganyan-ganyan. So, pag-usapan natin kung bakit hindi dapat i-turn down ang $3 per hour? Bakit hindi siya dapat kasuklaman or pagtawanan? Dahil $3 is $3. So, kung titingnan mo yung ano, like yung previous post ko sa page, kung titingnan mo yung minimum wage sa Philippines. So, sa NCR is 500. Tapos, sa meron sa Region 1 yung pinakamaliit, 256. So, pag tinignan mo yun, pag nag-full-time ka na $3 per hour, sobrang mas malaki na siya dun sa dalawang yon. So, hindi ko maintindihan kung bakit yung mga iba, ang parang ang tataas ng tingin nila sa sarili nila na para sabihan yung mga ibang tao na huwag mag-accept ng $3 per hour. So, ang goal ko sa video na to is ma-reach yung mga newbies. Huwag kayong maniniwala or huwag kayong papadala dun sa mga nagmamataas na nagsasabing huwag nyo tanggapin yan. Pag-usapan natin ngayon about sa kanya and kung paano siya gawing stepping stone lang. So, yun, hindi, inulit ko, ang goal ng video na to ay mag-raise ng awareness na hindi katawa-tawa ang $3 per hour at hindi siya dapat i-bully or pagtawanan kung kumukuha ka ng $3 per hour. Okay, so, simulan natin tong video na to. Kanina pa nagsimula, di ba? So, hindi. Simulan natin by assessing. I-assess natin. I-assess natin on both freelancers and client side kung bakit ba merong nagbibigay ng $3 or bakit may nagbibid or tumatanggap ng $3 per hour na freelancer and bakit may clients na nagbibigay ng budget na freelancer na $3. Unang-una, minsan hindi alam ng client. So, be open-minded tayo, no? So, hindi to networking, pero i-open natin yung mind natin. So, mayroon akong mga clients kasi na ganito yung parang scenario na parang, kasi usually kapag meron akong mag-bank client na nag-offer sa akin ng low hourly rate, yung parang mas mababa siya dun sa ideal rate ko for me, hindi ko siya tina-turn down agad. Parang ginagawa ko siyang start of the conversation para ma-explain ko sa kanya kung bakit hindi ko matanggap yung rate na yun and bakit ito yung rate ko for me, for myself. So, ina-explain ko sa kanya hanggang hanggang magka-intindihan kami at maintindihan niya kung bakit nga hindi na ako swak dun sa low rate na offer niya. So, hindi ko siya inaaway, hindi ko siya ini-explain ko. So, mayroon mga clients, mostly sa mga clients, parang nakikwento nila pag nag-uusap na kami. Nakikwento nila na, kasi meron akong friend na nagsabi na meron siyang VA from the Philippines na ito lang yung binabayad niya, $3. So, sa side ng client na yun, hindi niya alam. Kasi, akala niya, porket ganun yung sa friend niya, ganun na. So, ikaw, as a person, as a freelancer from the Philippines na mas mataas na yung rate,
parang for me, obligation mo or chance mo na yun to tell him para i-explain sa kanya na, ay hindi kasi depende sa skills yan, depende sa ginagawa yan, kaya depende sa tao yan kung magkano yung gusto nilang rate and kung magkano worth ng ibladagdag nila sa business yon. So, i-explain mo sa kanila. So, yun yung number one reason natin. Minsan, hindi alam ng client. Tapos, may dadagdag lang ako na uso siyang alternative ng Upwork. So, ayoko siyang banggatin. Madalas, yun yung mga sinasabi ng mga freelancers na parang kung hindi ka makapasok sa Upwork, dito ka na lang. Made for Filipinos, ganyan-ganyan. So, ako hindi ko siya nare-recommend. Kasi mismong ads nung platform na to, Filipino platforms na to, mismong ads nila sa Facebook page nila, sinasabi nila na get a Filipino VA for $300 a month, for $400 a month. So, parang sila na yung nagsiset ng amount. So, syempre yung mga client na dadating doon, nag-i-expect sila na pag kailangan nila ng VA, $300 lang or $400 lang. So, hindi magugulat sila kung bakit may mga, magugulat sila pag nag-bid ka ng mas mataas doon. Kasi nga in-advertise na nitong platform na to. So, for me, hindi ko talaga nire-recommend tong platform na to. Pero, maraming nakakahanap din naman kasi ng job dyan. So, maraming low-ballers doon na client kasi nga, ina-advertise mismo ng platform. So, parang yung platform mismo yung nagbababa sa mga Pilipino, di ba? So, kaya hindi ko siya nare-recommend. Pero, yun yung example ko kung bakit minsan talaga hindi alam ng client kaya maliit siya mag-offer. So, second, kung minsan hindi alam ng client, minsan din hindi alam ng freelancers. Kasi nga, kunwari, minsan magtatanong siya, magkano starting ngayon? Magkano minimum start? Tapos magsasagot, sa Upwork, ang minimum $3, hindi na pwede yung lower, ganyan. Tapos, minsan, akala niya, yun talaga yung starting nung skills na yun. So, akala niya, yun talaga yung start. So, yun yung ibibid niya. Sa part na yun, instead, kasi yung mga ibang freelancers na nagmamataas, instead kasi sana na tulungan nila yung mga yun, tinatawanan pa nila. So, ang nagkakaroon ng animosity. Basta nagkakaroon ng parang hati, tuloy. So, imbes na tulungan nila, binubuli nila, kaya lalong nagkakaroon ng pagkakaiba or pagtatago, ganun. So, minsan hindi alam ng freelancer. Minsan hindi alam ng client, minsan hindi alam ng freelancer. Minsan naman, yung client, nagsistart pa lang. So, yun pa lang talaga yung budget niya. Like, for example, ikaw, magbe-business ka ba? Nagsisimula ka pa lang mag-business. Tapos, yung kinikita mo, kunwari, teka, ano ba yung $3 times 40, 120? 120 times 4, 480 o 480 a month. Kunwari yung kinikita mo is $1,000 a month pa lang. Tapos, pag nagkuha ka ng freelancer na full-time na $3, 480 a month yun. Tama ba yung math ko? Basta, 480 a month. So, meron ka pang half na 500. Ikaw ba, nagsistart ka pa lang ng business, kukuha ka ba ng freelancer na $10 na kung mananegative ka dun sa kita mo? Syempre, diba, dun ka muna dun sa maliit magsa-start. Kasi, pag naman tumataas na yung kita mo, itataas mo rin naman siya eh, diba? So, kaya may $3, kaya may nag-exist na $3. Kasi nga, may mga clients na nagsa-start pa lang yung business nila at wala pang masyadong malaking budget. Yun. Tapos, at the same time, yung number four natin is freelancer naman. Meron namang mga freelancers na nagsistart pa lang talaga. So, for me, kung freelancer ka, tapos alam mong may matututunan ka dun sa project na yun, may matututunan ka, may madadagdag ka sa portfolio mo, so, bakit hindi mo kunin as a stepping stone, diba? So, may mga starting freelancers talaga na nagsistart sa maliliit. Tapos, they work their way up na lang. So, yun. Tapos, yung number five natin is madalang lang is
yung client, low baller. So, meron talaga mga ganyan na client na low baller na maliit talaga siya magbayad kahit malaki naman yung kita niya. Magbayad siya ng $3 dahil akala niya okay na yung $3 na yun dun sa freelancer na yun. So, yun. Itong limang to, yung mga parang reasons kung bakit may nag-exist yung $3 projects na yan at yung mga $3 freelancers na yan. So, tinignan lang natin, in-assess lang natin. Kaya yan yung mga assessment. Hindi. Ayan yung mga ano, kung bakit meron. So, ikaw, pag nakatanggap ka ng $3 or ng lower than your rate, siguro wag mo munang, kunwari, established freelancer ka na, nakatanggap ka, wag mong i-assume agad na low baller si client. Tingnan mo muna din, baka nagsistart pa lang siya. So, kung nagsistart pa lang siya and hindi ubra sa'yo, edi i-turn down mo ng maayos, sabihin mo, hindi ubra. So, doon ka na sa next na client, mag-apply ka ulit. Tapos, si yung mga bagong freelancers, hayaan mo na sa kanila yung mga bagong clients. So, as a starting freelancer naman na, so para sa mga newbie freelancers, pag nakatanggap ka ng low offer, $3 or lower, ito yung mga questions na gusto ko, ay na i-suggest ko, na itanong nyo sa sarili nyo para kung tatanggapin nyo ba siya or hindi. Una-una mo tatanungin, will I learn anything? So, may matututunan ka ba? May madadagdag ka bang skills sa skill bank mo? Kasi if yes, sige, tanggapin mo. Kasi matututo ka na while binabayaran ka ni client, diba? Tapos, pangalawa, can I add something to my portfolio? Tapos, yun, yung mga skills po ba na matututunan mo, ma-add mo sa portfolio mo? Kasi if yes, hindi malaking tulong nga yan. Magagamit mo siya sa next clients mo. Tapos pangatlo, is it aligned with my niche? So, yun. So, kailangan din aligned siya sa niche mo kasi sa gusto mong i-focus. Kasi mahirap naman yung may nadagdag ka nga sa portfolio, may natutunan ka nga skills. Layo naman sa niche mo, edi hindi mo rin nagamit, di ba? So, itong tatlong to, sagutin mo muna itong tatlong to para malaman mo kung okay ba tanggapin si $3. Tapos, itatak mo sa isip mo na yung $3 na yan, hindi naman yan forever eh. Hindi naman porket tumanggap ka ng $3 ngayon, after ilang weeks, $3 ka pa rin. Or after ilang months, or after ilang years, $3 ka pa rin. Syempre, stepping stone lang yan. Kukuha ka pa rin ng ibang project, next na project mo. Diba? So, magbibigay ako ng examples. So, next natin pag-usapan is examples. Bibigyan ako ng examples na para ipakita na stepping stone lang talaga yung $3. Hindi porket $3 ka nag-start or lower is forever ka ng ganyan. So, aim for growth tayo lagi. Hindi laging sa rate lang nakatingin. Kasi, if forever kang nag-aabang ng magbabayad sa'yo ng $20 without skills, edi matagal kang stagnant. Instead of nagsistart ka na sa maliliit, tapos working your way up, diba? So, yun. Meron akong 2 examples ngayon. Ayun. So, yung una kong example is sa'kin, personally. Nag-start ako sa Upwork. O-desk pa siya noon. Wait lang. Okay. So, na-start ako. O-desk pa yun. July 2013. So, nakita niya yung reflection na. Binukas ko kasi yung Kodigo. So, ayan. So, July 2013. Ilalagay ko na lang dito para makita niya. So, July 2013. Yung first job ko is $10 a week. So, dahil nagsistart pa lang ako, dahil hindi pa ako marunong, matagal pa ako gumawa, ang nasispend ko talaga is 8 hours per day. So, 40 hours. So, parang lumalabas siya na 25 cents per hour lang ako. Pero, kung makikita nyo dito sa screenshot,
ito yun eh, yung rewriting of 12 articles a week. Nag-start ako ng June 2013 sa kanya. Tapos, $10 siya a week, diba? Sabi ko na $10 siya a week. So, hindi siya, for me, parang kinuha ko siya kahit maliit siya. Kasi alam ko, pwede ko siyang gawin as stepping stone. So, kung titingnan natin tong screenshot na to, June 2013, nag-start ako dito sa rewriting of 12 articles a week. Ito nga yun, yung $10. Hindi ko alam kung ba't may 33 cents yan. Pero basta $10 a week yan. Tapos, July, nag-apply ako dito sa Writers Needed ASAP. Natanggap naman ako, siguro dahil meron na akong ongoing work. So, meron ako nadagdag agad na project dito sa ng July, di ba? So, after nun, August, meron na naman ako dito. Dito naman sa Need Article Writers. Long term dito sa taas. August, may dagdag akong project na ganito. September, nag-end silang lahat. Babay na. Hindi, hindi. So, September, nag-end silang lahat. Pero, makikita nyo dun sa feedback na parang every month, every month may mga nadadagdag, may nababawas. So, kung titingnan mo as nag-iisa lang yung $10 ko, syempre, manlumo ka talaga. Pero yung tingin ko kasi sa kanya now is parang hindi siya low-baller client. Para siyang ginawa ko siyang stepping stone na parang kung hindi ko siya tinanggap, hindi ko naman malalaman na parang ma-enjoy ko pala yung writing. Hindi ko naman malalaman na hindi naman ako matatanggap dun sa mga iba kung hindi ko siya tinanggap. Hindi ako matututo about magsulat sa real estate, ganun. So, for me, instead of tinignan ko siya as low-baller, kasi kung hindi ko siya kinuha, parang kunwari, nagmataas ako na parang $10 lang a week, ganyan, tapos yan yung isusulat ko, ganyan, kung nagmayabang akong ganun, tapos hindi ko siya kinuha, edi, hindi ko makukuha yung mga ibang projects ko. So, papakita ko yung feedback ko. So, for proof, hindi for anything else, for proof na nag-start ako dito sa screenshot na to, tapos ito na yung current feedback ko until 2019 kasi hatsaka ngayon hindi na ako nag-upwork. So, tingnan natin kung babalik ako ngayong 2020. Pero ito yung feedback ko from 2013 hanggang 2019. So, 6 years. Six years. So, ito yung mga feedback ko na sa tingin ko, hindi ko makukuha itong ganito karaming feedback na maayos kung hindi ko kinuha yung $10 na yun. An example, pinayagan ako ng friend ko si Tin na gamitin itong feedback niya. Ito yung hindi na niya makita pero meron siyang per hour na less than $1 eh. Pero ito na yung pinakita niya sa akin. So, tingnan natin yung first job niya dito sa screenshot is $1.11 per hour. Tapos, 5 hours lang siya. Pero, after nun, next project niya, $2 na agad. Tapos yung next project niya, $4. Tapos yung next niya is $5. Pero kung titingnan natin yung mga dates nito, January 2010, $1 per hour. Pero at the same time, meron din siyang nakuhang $2 per hour ng January din.
Tapos, by February naman, yung mga nakukuha niyang projects ay $4 per point, 4.45 na, at saka $5 na. So, we can only imagine, imagine talaga, kung ano na yung mga next niya. Kunwari, March 2010, magkano na? So, April 2010, magkano na, diba? Kasi makikita mo yung growth talagang after every project, kumukuha siya ng low, la higher, diba? So, ngayon, hindi ko isasabihin yung rate niya kasi baka mapahiya yung mga nagyayabang ng rate nila. Joke lang. So, hindi. Yan. So, hindi natin pag-uusapan yung rate niya ngayon. Pero, ito lang yung gusto kong makita. Yung makita nyo, yung way ng pag-grow niya from $1 to $5 in a month. So, siguro kasi kung hindi niya kinuha to, tapos nag-apply siya dito sa, for example, meron siyang by January, meron siyang dalawang ongoing work, diba? Itong marketplace affiliates at saka yung sign up on websites. So, kung hindi niya kinuha itong dalawang to, tas nag-apply siya dito sa SEO assistant ng February 2010, sa tingin ko mahihirapan siyang makuha itong job na to kasi wala pa siyang ongoing work at wala pa siyang feedback. So, yon. For me, importante talaga yung kahit kumuha ka ng maliit, basta alam mo na matutulungan ka niya sa mga next projects mo at matutulungan ka niya mag-grow. So, yon. Sana nakatulong yung dalawang examples ko, yung sa akin tsaka yung kay Tin, para ipakita sa inyo yung growth, yung importance ng growth, na dun ka mag-focus, wag dun sa rate na maliit. Okay lang mag-start ng maliit, basta alam mo na for stepping stone lang siya at gagawin mo yung lahat para mag-grow from there. Okay, so sana nakatulong yung screenshot. So, after that, tingnan naman natin sa client's perspective. So, for example, ako. May business ako. Tapos, mag-hire ako ng VA. Kung gusto ko na yung VA ko, parang kukunin na lang talaga niya sa akin yung jobs. As in, skilled na siya, marunong na siyang lahat. Hindi ko na siya kailangang i-train at tutukan. Willing ako magbayad ng malaki. Pero if yung VA is nagsa-start pa lang and kailangan ko pa siyang tutukan and i-train sa maraming bagay, so syempre, mas maliit yung rate na willing akong ibayad sa kanya. Kasi parang bayad din dun sa time ko kasi tututukan pa kita eh. So, bakit ako magbabayad ng malaki? $20, $10 para sa freelancer na tututukan ko rin naman. Hindi naman ako na parang hindi naman ako na luwag sa business ko, 'di ba? So, yun lang din yun sa client. So, kaya yun din yung explanation kung bakit the more skills you have, mas may cake kang magtaas na kasi hindi ka na kailangang tutukan ng client. So, another naman doon, parang pangpalakas loob sa mga newbies, may mga client na willing mag-train. So, kahit hindi ka pa marunong, kahit na basic pa lang yung alam mo or hindi ka pa talagang skilled, basta may alam kang basic at willing kang matuto, may mga clients na willing mag-train sa'yo. Kasi may mga clients na gusto nila yung hindi pa skilled masyado kasi mas matuturuan pa nila. I mean, yung parang, syempre yung parang you can't teach old dogs new tricks nga, diba? So, parang sa tingin nila, yung mga malalaking freelancers na hindi na nila matuturuan about sa business nila. Whereas yung mga newbie freelancers, kaya pa nilang i-train based doon sa business niya talaga mismo. So yun, as a client, syempre, kung maraming skills, willing ako magbayad ng malaki. Kung maraming skills at marami nang napatunayan, marami nang feedback, willing ako magbayad ng malaki. Pero kung ititrain ko pa siya at kukuha pa ako ng sariling oras ko, syempre mas maliit yung ibibigay kong bayad. So given yung example na yun, dapat maintindihan natin kung bakit may mga $3 at saka bakit may mga tumatanggap ng $3. So, hindi dapat pagtawanan or ibully ang mga tumatanggap na $3. Kasi sila nga, natututo sila habang binabayaran sila, diba? Kahit maliit yung bayad sa kanila.
Eh, yung mga nagmamataas, minsan ilang buwan na sila naghahanap, wala pa sila makuha ang client. So, mas maganda yung hindi ka stagnant, kumikita ka pa, natututo ka pa, di ba? Yun. So, last word, siguro last kwento. So, dahil pinag-uusapan natin, $3, di ba? So, gusto ko lang din i-emphasize na hindi lahat tungkol sa pera. Hindi lahat dapat sa rate ka nakatingin. Hindi all the time kailangan tinitingnan mo yung rate mo. Kasi hindi nga yun yung worth mo eh. Yung worth mo is yung madadagdag mo sa business mo. So, ganito. So, magkikwento na lang ako ng ano. Kwento na naman yun. Sorry, yung dami kong kwento. So, ito. Yung kwento ko is about sa growth. So, meron ako dating clients. Dalawa sila. So, yung isa, yung isa yung kinikwento ko sa inyo na VA ako na writer. Yung parang nag-apply ako sa kanya. Tapos, gusto ko kasi yung job kasi nga writer siya. Tapos baka may matutunan ako. So, kaya ako nag-apply sa kanya. Ang starting ko sa kanya, so, magbabanggit ako ng starting rates ko dito, ha? Pero, for example lang siya, hindi siya for anything else. So, so ito. Dito kay VA for writer, nag-start ako as sa $5 per hour. Tapos, siguro kaya $5 na rin, hindi ako nagpunta sa 3 kasi nga sinasabi ko sa inyo, di ba marami na akong feedback before ko pa siya applyan. So, kaya na parang na-prove ko na hindi na ako starting $3 kahit papano. Kahit mag-start pa lang ako as a VA. Hindi na ako starting na as in wala pang alam. So, yun. Kaya ako nakapag $5. Tapos, a few months after that, may nakuha akong client. So, startup siya. Startup siya na social media company. Service provider. So, service provider siya na social media. Ang bayad niya sa akin is $10 per hour. So, $10 per hour siya na parang 20 hours a week yata. Tapos, ito naman, si $5 per hour is parang 10 hours a week lang. Basta part-time lang talaga siya. Tapos, ang ginawa ko, nung kailangan ko nang mamili, kasi may iba pa akong clients na hawak, kailangan ko mamili sa kanilang dalawa. So, obvious choice ng mga karamihan sa atin, diba, tatanggalin mo si $5, kukunin mo si $10. Bakit? Kasi 20 hours yun, ang laki-laki ng pera nun, diba? So, yun yung common na first instinct ng mga ibang freelancers ngayon. Siyempre, kukunin yung malaki. Pero ako hindi. Ang ginawa ko, in-assess ko yung matututunan ko, yung magiging growth ko doon sa dalawang yun. Dito sa $5, may ari siya ng websites na parang political website, kaya naging political writer. So, political website, meron siyang book website, meron siyang trending website, meron siyang mga meron siyang isang time travel website. So, masyado ko siyang parang siyang marami lang siyang sites, tapos kumikita siya sa ads. Tapos, ito namang isa, si $10, is kumikita siya sa clients. Tapos, ang role ko doon kay $10, ano lang ako, taga-sulat lang ako, tsaka taga-schedule sa social media niya. Pero, hindi ko kilala yung ibang team members niya. Wala akong kilalang iba. So, wala akong nakikita ng growth. Ito namang si $5, parang pinakita niya sa akin, parang dumaan ako sa lahat ng aspeto ng business niya. Parang nakikita ko lahat ng ins and outs. So, ang thinking ko nun, kung pupunta ako dito kay $10, kaya ko bang gawing business tong katulad ng business niya? Or kay $5 ba? Eventually ba kaya kong gawing business tong business niya? So, yun. Pinili ko si $5. Tanga, no? Hindi, joke. So, diba? So, parang ang weird nung pili ko. Pero, a few months after that, nung tinignan ko, na doble, na triple, na ano ko na yung rate nung dating $10.
Tapos nung chinek ko si $10, wala na, hindi na nag-exist yung company niya. Parang nalugi na or hindi kumita kasi walang nakuhang clients, ganun. So, tapos itong si $5, parang nagkaroon pa ako ng ano, hanggang dagdag na siya ng dagdag, increase na siya ng increase sa akin, dagdag siya ng dagdag ng task sa akin, hanggang sobrang trusted na niya ako, pati payroll, pati gastos ng mga anak niya, sa akin na niya pinapahawak. So, yung growth na nakuha, na gusto kong maabot, nakuha ko sa kanya. Yan, so yun, si $5, yung growth na gusto kong makuha, nakuha ko sa kanya. Tapos, eventually, dahil owner siya ng websites, nag-start ako ng sarili kong small version ng websites niya. Tapos, syempre, minake sure ko na hindi nagko-conflict of interest sa kanya. For example, US target audience niya, tapos political. Ang ginawa kong website is US target audience din, pero entertainment naman. So, hindi ako nag-ano ng conflict of interest sa kanya. Pero yung ins and outs ng business niya nakuha ko. So, nakapaggawa ako ng sarili kong small business na mayroong magbibigay ng maliliit na passive income. So, yun. I-assess nyo mabuti yung growth nyo. Kasi yung choices nyo as a freelancer, hindi lang yan naman basta sa rate. Eh. Hindi lang pera-pera lahat. So, kung pera-pera lahat para sa'yo, I think you should revisit your why. So, yun. So, wag tayong masyadong mag-focus masyado sa pera. Kasi, once na nandun ka sa tamang landas, yung pera susunod eh. Yung pera susunod sa'yo dun sa kung may skills ka na ganyan, kung tama yung goals mo. Kasi kung sa pera ka lang kunwari, kung sa pera lang ako nakatingin, kung dun pinili ko yung $10, after a few months, wala na pala akong trabaho, diba? Whereas itong $5, ang dami pa, mas malaki pa yung naibigay niya sa akin dahil nakailang increase ako sa kanya. Diba? Na doble, triple, quadruple ko pa yung dati ko dapat kikitain dun sa kabila. Diba? So, yun. Oo. Titingnan nyo mabuti yung growth nyo instead of dun sa pera nakatingin. So, alam ko about $3 tong video na to, pero yun yung last word ko. I-assess natin mabuti yung growth na makukuha natin or kung kaya ba natin siyang gawing stepping stone. So, yun. Sana nakatulong.